Okay, once again, this is Chief Miner Larry Gobatayo. Welcome back to our channel, to our Laksonian future engineer, and also to our Kabaro in line of profession. This virtual engine room pre-student version will be applied also in your vessel base in our virtual engine room simulation. Okay, we will proceed now regarding about the proper starting of diesel engine generator number 1 and proper synchronization. First, punta tayo sa ating step, no? By step dito sa start instruction kung saan, no? Meron dito, no? Pag na-scroll nyo, ay nandyan yung start, no? Pag-start ng ating generator number 1 and number 2. Okay, diyan yung makita ang instruction. So, bago natin pandarin ang ating emergency generator, kailangan na pumunta muna tayo sa ating fuel oil system, sa ating fuel oil storage, no? Kailangan na kargaan muna natin ang ating diesel oil deep tank, no? Makita niyo yung linyada, umasok siya at umaangat ang level, no? At hintayin natin at least 90%. So in the meantime, buksan na natin ang barbula papunta ng diesel oil service tank. Okay, at nakita nyo, no, ang ditong side na linyada, ito ay heavy fuel at kailangan lang natin na pandarin ang ating diesel generator number 1, no? So at least malapit na, no, pag umabot sa kanyang level at isirado na natin yung ating diesel intake, no, available for diesel oil deep tank. Okay, at bukas na siya, papunta ng ating ang DO, diesel oil service tank. So okay, no, at ito na siyang DO at napapunta siya sa hand pump, then sa ating diesel oil service tank. So gawin natin buksan, then we have to manually pump, no. So nakita nyo, ang level ay umaangat. Okay, pag umabot na siya sa level, kailangan na hinto ang pumps, then sirado ang barbula. Tapos kailangan din natin i-drain, no, ang water content, no? Kasi to avoid na hindi mag-start ang ating makina. So next, dahil may fuel oil system na tayo, next punta tayo sa ating cooling system, no? Sa cooling system natin, sa seawater diagram, kailangan na buksan din natin ang ating tawag na low suction or high suction switches, or either port side sa ating bottom, either starboard. So ang gawin natin ay kailangan na anuin lang natin, buksan yung ating low suction. So kailan ba ginagamit ito at binubuksan, no? Once na ang kargada, no, halimbawa dito sa high switches, no, once ang kargada ay loaded at tapos ay, no, ibig sabihin na puno ang laman ng, no, kargada ng barko at kailangan ng high switches. Pero kung wala namang laman at nakadibalas, kailangan ng buksan ang low suction. After that, no, makita nyo linyada, pumunta siya sa ating number 1, number 2 cooling seawater. Tapos ay pupunta ng ating no, diesel generator cooler. Okay, nandito siya ang diesel generator number 1. So kailangan din natin na kargaan ng ating expansion tank, no, sa ating diesel generator number 1. So in the meantime na hinintay natin, take note na itong expansion tank, no, may tawag na based on instruction, kailangan din ng water treatment to avoid corrosion of the main engine as well the auxiliary engine, no, or the jacket cooling. So nakita natin, no, ang level ay madali lang umabot at least sa 90%. So pag umapaw siya, nakita nyo, Ben, ang fresh water pupunta lang naman sa engine room, no? At ngayon, at napuno na, sirado natin. Next, dahil may seawater na tayo, may fresh water system na tayo, no? At itong ating pumps, no? Seawater pumps, kailangan na pandarin lang natin
once na na-synchronize na natin ang ating diesel generator number one. So next sa ating lubricating system. Sa lubricating system natin, sa ating lube storage, lube oil storage, kailangan nakarga na natin yung ating DG, lube oil storage, no? Galing dito sa diesel intake, tapos mapunta siya sa no, supply sa diesel lube oil storage. So nakita nyo, umangat ang level. So papunta na ito sa linyada, ang itong barbula, punta na ng samtang ng diesel generator or no, number 1. Okay, at napuno na, sarado na natin at i-trace up natin ang linyada papunta na ng samtang. So ito siya, no, nakita nyo at umangat din ang level ng ating lube oil samtang. So sa main engine, no, meron din na sa ating cylinder oil storage tank papunta ng cylinder oil service tank for tawag na lubrication, no, sa tawag na main engine liner as well the piston and the piston ring, no. Okay, sa main engine lang yan, no, sarado na natin at puno na siya. Balik tayo sa tanke at tingnan natin, no, sarado na natin kaya dahil puno na. Okay, then dahil natapos na natin ang lube oil system, balik tayo sa ating main air compressor, no, system. So sa ating compressor air diagram, kailangan na, no, buksan na natin lahat ang barbula ng ating reservoir number 1 at saka reservoir number 2. So pag nag-trace up yan, no, itong galing compressor, so supply siya, tapos ay ang kanyang pressure ay papunta na ng air horn, no, para busina ng barko at ganun din, no, para sa workshop for cleaning of the filters, no, as well in the slow turning and the main. Okay, ang ating emergency compressor at kailangan natin pandarin, no, para tumakbo ng ating diesel generator number 1. So ang delivery bag sa natin saka pandarin, no, saka ito ay ready na at naka-line up ng ating diesel generator number 1, no. At okay, at tapos niyan, babalik tayo sa ating power plant. Okay, after that we return back to the power plant control panel. Makita natin, no, ang ating emergency generator ay umandar na, no, napandar natin to dati. So ang gawin natin ay during starting of the diesel generator number 1, so punta tayo sa ating power plant system, main switchboard, no, sa DG number 1 ay ilagay natin ang ating phase stator preheat, no, sa on. After that, no, balik tayo sa ating power plant system. So ang ating start mode position, ilagay natin sa manual. Ang ating auto loop ay naka-automatic na din, no? In case of starting, this will be automatically start and also will stop. Then, okay, no? Pwede natin start ang ating makina. At least, ang ating diesel generator number 1 at nag-build up na siya with the maximum RPM, no? At pakiramdam natin kung wala ba talagang problema. So next, once na na stable na ang kanyang RPM, punta tayo sa ating tawag na synchronization. So okay, no, makita natin, no, at pag nilagay natin sa number 1, automatic na ikot siya, no, at lagay natin sa manual ating synchronization mode, no. So pag umabot siya ng 11 o'clock, that's the time na ipasok natin ang breaker. So pwede natin ang ating frequency adjustment, pwede natin na bawasan para bumagal ang ikot niya. So okay, no, pag umabot sa 11 o'clock, then okay, pumasok, no, ang kanyang synchronization. So at least nakuha na natin kung paano pala ang pag-synchronize, no? So ang ating
synchro mode, no? Ilagay na rin sa ating automatic position. After that, balik tayo sa ating power plant system. Okay. So, lagay din natin sa auto mode, no? So, balik tayo sa consumers kung saan kailangan natin ng power, no? Ang ating compressor. So, balik tayo sa compressor. So, okay, no? Dahil bukas na nga ang ating diagram, kailangan na pandarin na lang natin ang ating compressor number 1 at ang isang compressor ay naka-standby. Okay? So, put in automatic. And our one, on lang natin. So, tingnan natin, no? At umangat ang kanyang pressure ng reservoir tank, no? Para pandarin na natin, no, ang isang generator. At balik naman tayo sa ating cooling water system. Tingnan natin sa cooling water system, no? At kailangan din na pandarin na natin yung cooling water and put and standby, no? At balik tayo sa power plant system. Nakita natin at walang problema. Okay, that's it. And may natutunan naman kayo kung paano pinandar ang ating makina ng diesel number 1 and proper synchronization. Thank you.